Magandang, magandang hapon po sa ating lahat. Bakit po ba ang kulit natin, di ba? Sa mga kaganapan na nangyayari dito ngayon sa Pinas. Nagmamalasakit lang ko tayo at kasi hindi maganda ang mga nangyayari. Walang pakikisama, walang pakikisa ang ibang mga kababayan natin. Hindi sila tunay na mga Pilipino. Ha? Sila'y nalahian na ibang lahi talaga ang Pilipinas. Nagmana na sila riyan. Sabagay, napakaraming lahi na ang sumakop sa bansang Pilipinas. Kaya ang lahing Pilipino ay iba-iba, di ba? Kaya nabahira na talagang tunay na hindi na talagang solid na Pilipino. May nakasingit na ng mga ibang bansa na lahi sa katauhan ng Pilipino. Sinakop ka ba naman ang Hapon na yan? Espanyol na yan, mga Amerikano na yan, mga Inchik na yan, ha? Na nagnanasa sa bansang Pilipinas. Marami pang lahi na sumakop sa Pilipinas. Kaya yung lahi na yan, pag ipunin mo yung mga ugaling Pilipinas, ugaling foreigner dito sa Pilipinas, yung Kastila na yan, isa pa yan na talagang maraming taon sila na malagi rito sa bansang Pilipinas. Di ba? Mga Hapon na yan, mga Inchik na yan, lahat sila. Ha? Na talagang namalagi sa bansang Pilipinas. Ngayon, yung mga hindi magandang ugali, napunta sa mga Dilawan. Ha? Ito mga Dilawan na ito, ayaw nila ng tunay na kaunlaran. Ang gusto nito, sila lang yung umunlad. Sila lang yung mas marunong, mas magaling. Sila lang yung mas matalino na dapat kung anong sasabihin nila, yun lang dapat ang mangyari. Yan ang gusto mangyari niyan. Nasanay sila nung panahon ni Cory, panahon ni Noynoy, na talagang pwede nilang gawin yung gusto nila, ha? Yung mga nakurap nila, yung mga pinagkukuha nila, yung mga pinagbebenta nila ng mga ari-ari na yan, yung mga binibigay ng mga pag-aari ng Pilipinas. Ngayon, kumamal sila ng salapi, kumita sila ng salapi, parang ayaw na nilang bitiwan eh. Dahil kumamal sila ng salapi. Ha? Kasi napakaraming naipo ng mga Marcos sa mga kumpanyang ganyan. Ha? Napunta lang lahat sa mga oligarch, mga Dilawan. Kaya ito ang nangyayari sa atin ngayon. Nakakaranas ng hirap ang sambayan ng Pilipinas. Dahil sa mga oligarch na yan na talagang mga salot sa Pilipinas, mga Dilawan na yan, sobra-sobra mga pinaggagawa nila. Ayaw nga nila talaga ng tunay na kaunlaran yan. Talagang nais yan, magkamal sila ng maraming salapi at maraming kumpanya sa Pilipinas. Illegal naman ang pinaggagawa. Kung hindi pa nabisyo sa tubig eh, hindi pa mahalong katla. Ididimanda mo ang gobyerno sa Singapore. Kung hindi ba naman kayo loko-loko. Eh sabi ng presidente, mga distributor lang kayo. Hindi nyo pag-aari yung tubig na yan. Ha? Ginawa nyo pang commodities. Pero yun yun.
ang tubig na yan sa mga kalokohan ninyo. Kaya hindi naman kayo magtatagumpay. Hmm? May hangganan ng mga pinaggagawa nyo. Eh, dapat nga ma-take over na yan. Hmm? Kung susuyo rin lahat ng mga kumpanya ng gobyerno, eh, pinigay sa inyo nila Ramos na yan, eh, Cory na yan, Ramos na yan. Nako. At natitignan maigi, bubusisiin, maraming problema. Hmm? Maraming usapin dyan. At yung mga pinagkukuha nyo mga pera, ah, pinag-uutang ninyo, ilan yung mga inutang ninyo na may mga record kayo sa DDP? Ano? Yung mga kumpanya na pinagkukuha ninyo. Hmm? Isa pa yan, talagang matindi ang mga ginawa ninyo. Sinamantala ninyo. Sinamantala ninyo yung pagbagsak ni Presidente Marcos noon. Akala nyo yung mga aswang kayo, akala nyo yung mga buhaya kayo. Talagang sabik na sabik sa mga katungkulan, sabik na sabik sa mga kumpanyan na makuha. Di ba? Nakuha na lahat. PLDT, meron ko lahat. Nakuha. Yurin niyo. Sana, hindi pati nagmahal ang kwan dito sa Pilipinas, ang kuryente kung binuksan nyo ang nuclear power plant. Hindi. Pinatulog nyo ng 34 na taon. Hmm. Kawawa naman ang Pilipinas. Imbis na magmumurang kuryente, nagmamahal lalo. Hmm? Samantalang noon, napakaganda. Kaya mga kababayan, wag na wag yung ibubutot yung mga to. Yung mga dilawan na yan, mga oligarch na yan, naka! Nakakadiri ang mga yan sa mga anomalyang pinaggagawa nila. Sobra-sobra sila. Hmm? Walang mga kwentang tao yung mga yan. Hmm? Kaya dapat magkaisa at magsama-sama ang mga sambayan ng Pilipinas. Yung mga dilawan na ayaw sumama, o di siyempre kayong pinaka puno ng corruption, kayong pinaka puno ng pagbagsak ng bansang Pilipinas dahil sa inyo. Kaya wag ko tayo magkampante sa kalagayan ng Pilipinas ngayon, at magpasalamat tayo at may Duterte na talagang pagbabago, mga proyekto na napakadami. Sobra. Eh, halos na hindi nagkakalayo sila kay Marcos sa proyekto na yan. Yung iba, wala. Mga presidente nagdaan, wala. Puro mga kwan lang yan. Puro mga patutsada lang yung mga pinaggagawa ng mga. Wala sila sa kalingkian ni Duterte. Hmm? Sa mga programa, proyekto pinagagawa sa Pilipinas. Hmm? Kaya, sige. Maraming salamat sa inyo. At sa muli, God bless. Salamat po.